are receiving a kingdom unshakable. So therefore, we worship God in reverence and in fear. We're just like little lambs surrounded by the wolves, but I will have no fear. My shepherd is the Lord. The waves are strong and high. My boat is about to sink. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. Surrounded by the wolves, but I will have no fear. My shepherd is the Lord. The waves are strong and high. My boat is about to sink. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. Souls of this prayer.
Mag-worship tayo sa Kanya. Bakit po? Nandiyan po ang pagiging matuwid sa harapan ng ating Diyos.
And in the end, makukuha po natin ang galak na nanggagaling sa ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok natin. Amen. Hindi niya pinagkait sa atin, mapabilang lang tayo sa mga tupa niya. What more yung ni-recite ni David sa Psalms 23? Mas gagawin niya sa atin yung buhay nga binigay eh. Yung pa kayang inihiling natin, yung pa kayang hinihingi mo, yung pa kayang kagalingan, yung pa kayang miracle mo, yung pa kayang blessing inihingi mo. Bibigay ng Lord, dahil buhay kaya niya ibigay. Si Jesus Christ nasa ibaba, nasa kanya yung Diyos Ama, yung the fullness of the Godhead nasa kanya. May magsasalita pa rin sa taas, pwede po. Kasi God nga is everywhere. Pwedeng nandun siya, pwedeng nandito siya, pwedeng sabay-sabay ang gusto mo. Kung may nagsasalita doon, may nagsalita sa Amerika, may nagsalita dito, sabay-sabay, pwede. Pero nasa kanya pa rin yung Diyos. Pwede po. Pwede pong gawin ng Lord yun. Alam, presence niya nasa lahat ng dako po talaga. Once we say negative things to your brethren, parang sarili mo pala ang sinasabihan mo. Dahil katawan mo rin yan. Kaya nga sabi ng Lord, tanggapin mo. Tanggapin mo ang mahihina. Why? Katawan mo pa din yan eh. At ganyan po ang tunay na pag-ibig. Narunong ka tumanggap doon sa ganung klase ng tao. Punihin pong Diyos, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga International Extension Churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa friends again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Magandang umaga dun sa inyo. Batiin mo ang nasa likod mo at sabihin mo, magandang umaga sa iyo. Purihin po ang Panginoon, isa pong napakagandang bagay, nakakagalak po na makita na nag-gather again ang mga anak ng Diyos. Alam po ninyo, hindi lang nandal sa tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, kundi siya po ang unang nagmahal sa atin. Kaya siya ang nagdadala sa atin sa tamang lugar every Sunday. Amen? Kung sa atin lamang po, mas gugustuhin pa natin matulog muna. Ngunit sa Diyos, gusto niyang ipagawa sa atin kung ano ang tama ngayong araw na to at ngayong oras na to. Samantala, bago po tayo magpatuloy sa ating paglilingkod at paghahandog sa ating Diyos na buhay, magbasa po muna tayo ng kanya pong salita. Psalms chapter 24, verses 3 to 5. Who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place? He who has clean hands. Everybody, iwagayway ang mga kamay. Everybody who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, he shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Purihin po ang ating Panginoon. Alam din naman natin kung ano yung ating dating buhay nung araw. Di po ba? Tayo yung mga sumasamba sa mga idols, pero nung tayo kinabagan ng Panginoon, kinuha niya lahat yung mga mali natin. Pinutright niya ang ating mga kasalanan. At ngayon, nandirito tayo para sumamba sa tunay na Diyos. Yun nagmemeari ng langit at ng lupa,
yung lumikha sa ating lahat. Yung nagbigay ng Espiritu sa atin para tayo po ay makapagsalita. Yan po ang pinaglilingkuran natin ngayon. Kaya patuloy po nang ibibigay sa atin ang pagpapalang pinangako po ng ating Diyos. Sa ngayon po, iyuko po natin na ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat alam namin na kami po ay kinabaga mo lang. Dati kami, Panginoon, ay gumagawa ng hindi maganda sa inyong harapan, ng mga kamalian. Ngunit pinutright mo, O Diyos, ang lahat ng mga gawa naming mali. At nandirito po kaming lahat upang magbigay puri pasasalamat sa inyo. Kaya hinihiling po namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at basbasa mo po kaming lahat. Ibuhos mo masaganang pagpapalang spiritual, Lord. Pagpalay mo ang inyong mga anak sa ngayon, O Diyos, ang plano na kayo po ay lugurin. At inataas po namin ang gawain ito, Ama. Sama-sama namin tinataas, Panginoon, na kayo po ang siyang manguna at magwakas ng gawain ito, Diyos. Tinataas namin, Lord, ang lahat po ng mga awit, ang lahat ng mga tutugtog. Samahan niyo po sila ng Santong Espiritu. Puspusin mo, Panginoon, ang kabanalan mo. Ganon din ang aming beloved Bishop. Ilagay mo po sa kanyang puso at kaisipan ang lahat ng mga bagay na nais mong sabihin sa amin. Salamat po na marami sa kalakasan na patuloy mong ibibigay sa inyong mga anak. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. It is time to celebrate the greatness of our Lord Jesus Christ. Mag-focus lang po tayo sa Kanya. And let's give our best praise offering to Him. You are the Holy One. You are the Living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of No!
invite the presence of the Lord, church. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. Let's give him the highest praise, church. Let's feel the presence of our Lord Jesus Christ in this place. Oh,
Father in heaven, once again we come into your presence with our hearts filled with thanksgiving for your faithfulness in our lives. Let your Holy Spirit, Lord, move in our midst, Lord, and touch the heart of every soul in this building, O God, that we may feel your presence, your power, O God, flow into our hearts, Lord. Let your Holy Spirit flow into our hearts, that we may know that you're here in our midst, and touching the heart of every soul in their building, in this building. Please anoint your servant, Lord, that I may preach your word according to your will. And please, Lord, help those who are in need and heal those who are sick, O God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, Lord God, we praise you. We worship you. We adore you, Lord. And we give you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. In the book of Job, chapter 5:17. Behold, blessed is the man whom God corrects. Therefore, do not despise the chastening of the Almighty God. And our subject today is entitled, I Stand Corrected. You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, we as Christians, we know that trials are inevitable. In the book of 1 Peter 4:15-16 says, but let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, as a busybody in other people's matters. And verse 16, yet if anyone suffers as Christian, if anyone suffers as Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. So meaning po, lumilitaw na hindi lahat ng suffering natin ay dahil po sa apoy ng pagsubo. Meron din po dinadaw na apoy ng kasalanan. Sa Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Now, merong isang apoy na sabi natin nagpapahirap sa atin na hindi natin alam kung ano yung dahilan ng apoy na yon. Yan po'y walang iba kundi ang apoy ng pagkakamali natin sa buhay. For your information, kung may wages po ang sin, may wages din po ang pagkakamaling nagagawa natin sa buhay natin. As a matter of fact, marami sa atin po ang nagsasuffer sa ngayon because of your own mistake. Kaya tayo dumadaan sa mga consequences sinasabi natin na hindi natin alam at yung pala ang dahilan, yung ating mali sa buhay ang dahilan. Pero ang tanong ay ano sa palagay ninyo ang pinakamabigat nating pagkakamali na madalas pinagdudusahan natin pero hindi natin alam na yung pala ang dahilan. O sa English po, what do you think is our biggest mistake that we often suffer from, yet we are unaware that it's the cause? Yung pala ang dahilan. Ang sabi na iba, yung sa kanilang pag-aasawa. And I believe, marami yung nagkamali sa pag-aasawa at ngayon, nagsasuffer po sila. Iba naman sa business, nagkamali sila ng decision making, ngayon po, nagsasuffer din. Meron mga major decision kasi tayo na hinaharap sa mga problems na minsan po or maybe madalas nagkakaroon tayo ng error, nagkakaroon ng mistake. Yan lahat ng yan ay totoo po na mabibigat na pagkakamali po natin. Lalo na po sa pag-aasawa. Pero ang pinakamabigat na pagkakamali natin magagawa ay yung hindi pagtanggap
sa ating sariling pagkakamali. Yan ang mabigat. Or the worst mistake we could make in our lives is not accepting our mistakes na nagagawa natin o magagawa natin sa ating buhay po. Especially to those Christians who were baptized with the Holy Spirit. Why? God gave you the reasons. In John 16:13 says, however, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will tell you things to come. 7-8, nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you, but if I depart, I will send Him to you. And when He has come, the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and righteousness and of judgment. Now, based on our topic today, I'm going to give you the works of the Holy Spirit. First, the Holy Spirit will guide you into all truth. Even the truth that you need to be corrected. Iga-guide po tayo na tayo po'y itutuwid ng Holy Spirit. Hebrews 3:7-8 says, and therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, pag nanyo ng voice ng Holy Spirit, do not harden your hearts. Do not harden your heart as in the rebellion in the day of trials in the wilderness. Do not harden your heart when you are being corrected by the Holy Spirit. Pag kinokorek ka, huwag tayong matigas ang puso po. Correction is a guidance from the Holy Spirit. Pero honestly speaking, meron mga taong they do not want to be corrected. They refuse to be corrected by the Holy Spirit. Ayaw po nila. And second, the Holy Spirit will tell you things to come. Marami pong meaning ito. But one of the meanings is that the Holy Spirit will give you warning before the consequences of your mistakes occurred. Bago dumating ang consequences, may warning po tayo sa ating Holy Spirit. Sa Revelation 2:12, and to the angel of the church of Pergamos, write these things, says he who has the sharp two-edged sword. Repent or else. Kaya hindi pwedeng once you're saved, you are always saved. That is a wrong doctrine. Repent or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So in other words, nandun ang warning ng Lord. 17. And he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So ibig sabihin po nito, pag nagsalita na ng warning ang Lord, ang Holy Spirit, we have to obey. Tanggapin natin yung correction ng Lord, we must stand corrected. And thirdly, the Holy Spirit will convict you not only of sin, but of your mistake. Iko-convict tayo dun po, hindi lang sa kasalanan, sa mga mali po natin. But the problem is this. Madalas po, kesa sa hindi, instead of being convicted, para tayo mag-change, ang nangyayari po na annoyed po tayo. Naiinis tayo pag kinokorek po tayo. We refuse correction. Ayaw natin ma-correct po tayo. You do not want to stand corrected. Ayaw po natin. Ang gusto natin, you stand as correct. Yun ang gusto po natin. That's why Ephesians 4:30 says, do not grieve the Holy Spirit by God, by whom you were sealed for the day of redemption. Grieve not the Holy Spirit. Pag sinabing grieve, ibig sabihin, huwag mong lumbayin o huwag mong palungkutin ang Holy Spirit. Once you refuse to be corrected, nalulungkot ang Holy Ghost sa'yo. Pag nalungkot ang Holy Ghost, once na mag-grieve ang Holy Ghost, wala po mga kapatid, magyayari sa buhay po natin, the Holy Ghost cannot move. Hindi makaka-move ang Holy Spirit. At tayo as Christians, kumikilos tayo hindi bilang Christians, kundi bilang tao lang. Wala yung Christianity sa atin because the Holy Spirit cannot move because the Holy Spirit is grieved. Kanya pag nag-grieve ang Holy Ghost, hindi makakabuti sa atin. Now,
Bakit grieve ang Holy Ghost? Eh kasi po, pag hindi tayo nagre-refuse tayo sa correction, lumilitaw, hindi kayang i-regenerate ng Holy Ghost ang buhay natin. Sa malalim sinabi sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa ating katuwiran nangyayari, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost or Holy Spirit. The Holy Spirit regenerates us. At ang matinding marinig mo ay, yung sasabihin ng mga Christians, sasabihin lang, hindi ba yan, ika'y baptized ng Holy Spirit yan? Pero bakit parang ganun pa din, para hindi siya baptized ng Holy Ghost? Yun ang magiging impression po sa atin. Now, sa parting ito, ang tanong ngayon, paanong paraan mag-correct ang Holy Ghost? Paano tayo i-correct ng Holy Spirit? First, is through the Holy Ghost intervention, through preaching or in preaching. Katulad ngayon, nagpipreach ako, kino-correct tayo ng Lord. Now, basically we refuse. Ayaw po natin. And sometimes, we even resist the words of the preacher. Yan ang hindi maganda. Once na nag-resist tayo sa word ng preacher, and that preacher is being used by the Holy Spirit, very risky po sa atin. Delikado po. Baka mapasok tayo sa blasphemy, which is the sins against the Holy Spirit, or the unpardonable sin against the Holy Spirit. Walang kabatawaran po. Pag Holy Ghost, ang blaspheme po natin. At madalas iniisip natin, tama tayo. Pare, pag may nagpe-preach, ayan, tama yan kay brother, tama yan kay sister. Para sa kanya yan, na hindi mo alam, ikaw pala ang kinokorrect ng Lord. Ikaw pala ang kinakausap ng Lord. Pero nasa isip mo, yung iba. Why? Kasi iniisip mo, you are righteous. Iniisip mo, wala kang mali. Iniisip mo, righteous ka. Pero hindi mo alam, mas matindi ka kesa sa kanya. Yun ang problem. Sa ugali, sa pananalita, hindi mo alam, mas matindi ka rin sa tinuturo mo. Mas matindi ugali po natin. And second, nangungusap siya through church leaders, church workers, of course, pastors, believers, kaibigan, mabigat, pati sa asawa mo, nangungusap ang Holy Ghost. Pati sa bata, nangungusap ang Holy Ghost. Iko-correct ka ng bata, tandaan mo natin yan. But you refuse to accept it. Ayaw natin tagapin because you always think that you are right. Yan ang problem. And thirdly, ito mabigat na pag-correct. Mabigat po na pag-correct ng Holy Ghost ay yung consequences po. Pag dumadanas ka na ng consequences po, hindi mo alam, kinokorrect ka na dun sa mali mong sinasabi or ginagawa. Pero hindi mo alam. Akala mo trials. Kaya sabi ko sa inyo, pag nagkaroon kayo ng problem, nagkaroon kayo ng kabigatan, may nangyayari sa atin, medyo hindi maganda. Huwag mo sabihin agad trials. Huwag mo agad sabihin trials. Mag-isip ka muna, Lord, ano to? Ako ba'y nagkamali? Ako ba'y nagkasala? O ito ba'y pagsubok mo, Lord? Ano ba ito? Alamin mo muna. And God will surely speak to you. Mangungusap ang Lord dito sa mind mo. At sasabihin sa'yo kung may kasalanan ka. Sasabihin sa'yo kung may pagkakamali ka. Sasabihin sa'yo kung pagsubok ang nangyayari sa'yo. Kasi madalas sa atin po, pag meron tayong problema, kabigatan, pagsubok ng Lord, sinusubukan ng Lord. That's not true. That is not true. May mga problema tayo na hindi problema, kundi parusa ng Lord. Discipline ng Lord sa atin. Meron nangyayari sa atin, hindi maganda, hindi mo alam, tinutuwid ka ng Lord. Inaayos ka ng Lord, kinokorrect ka ng Lord. But you refuse to be corrected. Ayaw mong magpakorrect. Tapos sisihin natin ang Lord, ba't ganun, Lord? Naglilingkod na ako sa Lord, ba't ganito, Lord? Hindi mo alam, may kinukorek ang Lord sa'yo. Tatandaan po natin, mas gugustuhin ang Lord na i-correct ka kaysa ibigay yung hinihingi mo samantalang nasa mali ka. Hindi bibigay sa atin natin, Lord. Example is the prodigal son. Everybody knows the story about the prodigal son in Luke chapter 15. At doon yung bata, siyempre, kinausap ng magulang. Alam ko, binigyan ng advices siya ng magulang niya, ng tatay niya, ito lahat advices binigay sa kanya, but he refused to be corrected. Kinokorrect siya, ayaw niya. Ang ginawa niya, hiningi niya yung mana niya. Kaya yung mana ko, so-solo na lang ako, ayoko may nagkokorrect sa akin. Ganyan ang mga kabataan ngayon. Ayaw ikokorrect sila. Hindi lang kabataan, pati katandaan, ayaw pong maikokorrect. Pati yung mga yappers ay makokorrect, achievers ay makokorrect, new gen ayaw makokorrect. Pag kinokorrect mo na sila, tinutuwid mo na sila, ayaw. I stand as correct and not to be corrected. Ayaw nila po. Yung itutuwid sila, ang lang stand firme, ako ang tama. Yan po ang mabigat sa atin.
Because the dangers of refusing or ignoring correction. Ano-ano ang danger? First, destruction. Proverbs 16:18, pride. Pride. Tandaan nyo, ang pinakaugat, yung root ng ating refusal, pag nagre-refuse tayo pagdating sa correction is pride. Pride goes before destruction. And a Holy Spirit, the same as pride before a fall. Meaning, pride is the reason kung bakit di tayo makaamin ng mali natin. Kahit minsan, sometimes, you know that you are wrong. Alam natin mali tayo. And sometimes you are being blinded because of your pride. Nabubulag tayo na sa pride natin. Kaya hindi tayo makaamin ng ating mali. But the problem with pride is this. Ito problema ng pride. James 4:4. Adulteresses, do you not know that friendship? Alam niyo adultery dito, hindi po sa opposite sex. Adultery between the world and God. Pag kayo nasa world, nag-adultery kayo, doon kayo sa world, samantalang sa Lord ka. Kaya nasirabi rito. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Pag sinabing enmity, ibig sabihin po ay, sabihin natin na offensive sa atin, Lord. Offensive pag kayo nakipagkaibigan sa world. Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Yun ang mabigat. Pag kinakaibigan mo world, you are an enemy of God. But the question is, what is in the world? 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. The pride of life is not of the Father, but is of the world. Pride is in the world, and a friend of the world makes himself an enemy of God. Pagka kayo nagkaibigan sa pride, kalaban nyo ang Diyos. Pride is an enmity or offensive with God or against God. Ayaw ng Lord po. Galit ang Lord sa pride. As a matter of fact, in James 4:5-6, do you think that the scriptures says in vain, the Spirit, the Holy Spirit who dwells in you, yung Holy Spirit na nasa inyo ay hindi nagseselos. In other words, yung Holy Spirit na nasa atin, pag nagdedwell ka sa world, mas gusto mo sa world, mga pleasure sa world, nagseselos ang Lord. Next, but He gives more grace, therefore He says, God resists the proud. God resists the pride. Ayaw na Lord ng pride, but gives grace to the humble. And next verse. Therefore, submit to God, resist the devil. Okay, listen carefully. Kanina sinabi niya, God resists the proud. God resists the pride. Nilalabanan niya, ayaw niya ng pride. Sino ngayon yung pride? Kanino galing ang pride? Sumunod sinabi niya, resist the devil or resist the pride that comes from the devil. Sa demonyo po galing ang pride, hindi po sa Diyos. At never manggagaling sa Lord. In fact, in Ezekiel 28:17, before the fall of Satan, NLT version, your heart, Satan, your heart, Lucifer, was filled with pride, because of all your beauty. Your wisdom was corrupted by your love of splendor, so I threw you to the ground and exposed you to the curious gaze of kings. Kay Satanas galing po ang pride. God will resist you pag nandun ang pride po sa atin. Ayaw po. At yan ang reason kanya ayaw mo magpakorek. Because you always stand as correct
but never stand corrected. Ayaw mong makukorek ka. Ay, alam ko, ang dami sa atin dito ng ganyan. Nakikita ko, even pastor, may mga pastors po na ayaw makukorek. Ayaw makukorek, pastor na po yun. May mga leaders na ayaw magpakorek. May mga workers, may mga members na ayaw magpakorek. Hindi po maganda. That's not good. Kasi andun ang distraction po pagka tayo po ay hindi nagpakorek. Who knows? Baka yan dinadanas mo yung distraction. It's because you always stand as correct and not as corrected. Ayaw mo nun. Second danger, spiritual death. Spiritual death. Hebrews 3:15. While it is said, today, if you will hear His voice, the voice of the Holy Ghost, do not harden your hearts as in the rebellion. Huwag mong patigasin ang heart mo. Pag kinukorek ka, huwag mong patigasin ang heart mo na para ka nagre-rebelde sa Lord. Ibig sabihin nun, it will harden your heart pag nagre-refuse tayo and it will result to spiritual death ang mangyayari po. Mamamatay ka spiritually. Dahil doon sa pag-resist mo, yung pag-refuse mo sa correction ng ating Lord. First, magkakaroon ka na reprobate mind. Sa mind po yan. Romans 1:28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them, ang Diyos na nagbigay, over a reprobate mind. Ang Diyos na nagbigay ng matigas na mind sa kanila, na talagang disobedient mind sa kanila, ang Lord na nagbigay. Kasi ayaw sumunod. Ayaw magpakorek. This about homosexual. Ayaw. Sinabi na ng Lord, ayaw. Ano ginawa ng Lord? Gusto nyo? O sige, patitigasin ko ang mind ninyo. Yan na. I-retain ko sa mind ninyo na iniisipin nyo, tama yan. Pero mali ang ginagawa mo. Why? Because you do not want to stand corrected. You want to stand as correct. Kaya binigay ng Lord. Pag sinabi reprobate mind, matigas na mind, yung mind mo na hindi ka mapapahinuhod talaga, yan ay stand ko. Tama ako dyan kahit mali ka na. And second, a callous heart. Yung heart mo may kalyo na. Matthew 13:15, for the people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Kalyado na puso mo. May kalyo ka na sa puso. Why? Because you always stand as correct but never stand corrected. Ayaw mong tumayo na ikaw ang itinutuwid. Number three danger, shame. Kahihiyan. Proverbs 11:2. When pride comes, then comes shame. Kahihiyan. But with the humble is wisdom. Shame because of a miserable life. Once hindi ka nagpakorek, sigurado, miserable life ang abuti mo. At yung kahihiyan nasa atin po. Why? Ayaw mo tumangka ng mali. Once na hindi ka tumanggap ng mali, kahihiyan ang abutin po natin. Dahil sa mangyayari sa buhay mo, na Kristiyano ka pero nabubuhay ka miserably. Why? You always stand as correct, but you never stand to be corrected. Kaya sa parte niya, ang mabigat yan pag nagkapera iba. Ayaw na tumanggap ng mali, nagkakapera pa, mas matindi yun. May pera ka, pero spiritually, you are bankrupt. Ibig sabihin, pwede kang i-bless ng Lord kahit hindi ka nagpapakorek. Pwede. Kaya lang, yung spiritual mo, tignan mo, puno ang bulsa mo, pero spiritual mo, bankrupt ang spiritual mo. Napaka-sensitive mo, madali ka matisod, madali ka, ganun ang ugali po ng mga pinagpapala na ayaw magpakorek. Napakatindi po niyan. Kasi ma-justify mo sa sarili mo. Hindi, tama ako kasi binibless ako ng Lord. Gusto ng Lord yung ginagawa ko. Because I'm being blessed by God. Kaya tama ako. Yan ang problem. Deception nandoon. Always remember, your heart is deceitful. Mandaraya ang puso natin.
dapat ang basis ng truth is always Word of God ang magsasabi kung tama ka or mali ka. It's because you always stand as correct but never stand corrected. Ayaw po natin. Because you're relying on your own wisdom and making yourself a king of yourself. Ikaw ang hari doon sa sarili mo. Eh, syempre, hindi ka tatanggap ng mali. Hari ka ng concept mo. Hari ka ng iyong philosophy. Hari ka ng iyong right mo. At hari ka ng wisdom mo, ng knowledge mo. Hari ka nun. That's why you will not accept correction. Hindi ka tatanggap talaga pagka ganun. And fourth danger, judgment. Luke 17:1-2. And then he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him to whom they do come. Imposibleng walang mag-o-offend sa'yo, pero woe, aba, sa mga abang na gumagawa niyan, ano sinabi ng Lord? It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea than that he should offend one of these little ones. Tandaan ninyo, pag kayo hindi nagpapakorek, offensive ka. Sigurado yan, offensive ka sa iba pag hindi ka nagpapakorek. Ang daming ganyan. Nakikita ko sa church, maraming ganyan. Maraming na-offense sa kanya. Why? Ayaw magpakorek. Pag hindi ka nagpakorek, ayun, offensive ang labas mo. Ano sabi ng Lord? Mabuti pa, talian ka ng bato sa leeg at itapong ka sa dagat para doon ka na mamatay. Yun ang ibig sabihin ng Lord. That is judgment of God. The judgment of God. Kasi, ayaw mong magpakorek. Ang gusto mo, pirming, ikaw ang correct. Ang correction po, napakahalaga po sa atin. And sometimes, magugulat ka, bata, magkukorek sa'yo. Tatanungin ka, Papa, ba't mo ginagawa yan? Di ba sabi ng Diyos ganito? Kinokorek ka na, hindi mo lang alam. Bata ang ginagamit. Kaya dapat pag ganyan, magpakorek ka na. Otherwise, you will live miserably. It's either physically or spiritually or financially. Mabubuhay ka sa miserable life. Because God will not tolerate mistake and even sin. More so, ang sin, hindi niya ito tolerate. Number five, why are we being corrected? Bakit naman tayo kinukorrect? Yan ang tanong ngayon. Well, correction is an essential, mahalaga, part of existence po natin in our growth and walk with God. Kasama yan sa ating paglakad, sa ating paglago, kasama ang ating Lord. 1 Timothy 3:15-17, and that from childhood, you have known the Holy Scriptures of the Bible, which are able to make you wise. The Bible will make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. And all scripture is given by inspiration of God. All scriptures. And is profitable for what? Doctrine, reproof, correction. The scriptures is given by inspiration of God and is profitable for correction. Yan po'y ginagamit para i-correct po tayo ang Bible. Kasi yan ang problem. Nakikinig kayo sa iba eh. Madalas ang pinipreach sa inyo yung tungkol sa Bible, tungkol sa blessing ng Lord, sa healing ng Lord, sa miracle ng Lord. Yun na narinig nyo, hindi nyo alam, correction ang Bible po. Tingnan nyo maigi. For doctrina, reproof, correction, instruction, ano pa? May sinabi encouragement? Wala. Dito kayo mag-focus. Pagdating sa Bible, dito kayo mag-focus. Sa correction, you know why? This word will change you. Ito magbabago sa'yo. Yung correction. This is a problem, my friend. Yan ang problema. But the last we pray to God, Lord, change me, Lord, change me, Lord. Lord, baguhin mo ako, Lord. Baguhin mo ako, Lord. Eh, kanya nga, kinukorek kita. Ayaw mo magpakorek. Paano ka mababago?
umiiyak ka pa, no? Ubus ang luha mo. Ayaw mo naman magpokorek. Baliwala yung prayer mo na kagano na, Lord. Ayaw marinig ng Lord. Why? Because you are a hypocrite. Hypocrite prayer. Ayaw ng Lord. Pag sinabi, Lord, change me, Lord. Ano dapat kong marinig? Kare-korek ka. Yes, Lord. Magpapakorek ako, Lord. Yun ang gustong magbago. Verse 17. That the man of God may be complete, totally equipped for every good work. Why? Kasi tumanggap ka ng correction. Yan po una. Tayo po ay kinokorrect ng Lord para maging maayos tayo sa harapan ng Lord. Para yung lakad natin po ay makatulad sa lakad ni Jesus Christ po. And second, bakit tayo kinokorrect ng Lord? Hebrews 12:5-6. And you have forgotten the divine word of encouragement. Oh, may encouragement pala. Anong klase ng encouragement? Which is addressed to you as sons. My son, do not make light of the discipline of the Lord. Next. And do not lose heart and give up when you are corrected by Him. Huwag ka raw susuko pag kinokorek ka ng ating Lord. Huwag ka daw susuko. Why? Verse 6. For the Lord disciplines and corrects those whom He loves. Pag minamahal ka ng Lord, ikokorek ka ng Lord. Pag pinabayaan ka na ng Lord, ibig sabihin nun, hindi ka na mahal ng Diyos. And He punishes, oh, hindi lang discipline, hindi lang correction, He punishes every son whom He receives and welcomes to His earth. Lahat namin i-welcome niya, ando pa rin ang punishment or discipline, correction, para ma-welcome ka ng ating Lord. Next. If you endure chastening, hindi raw namamalo ang Lord. Eh ano ito? If you endure chastening, if you endure correction, God deals with you as with sons. Pag natagalan mo raw ang chastening ng Lord, ang palo ng Lord, ang correction ng Lord, ay ididil ka niya bilang anak niya. For what son is there whom a father does not chasten? Sinong ama ang hindi nagkokorek, ang hindi nagpapalo, nagpaparusa para tumino ang anak? Sino? Yun ang tanong ng Lord. But if you are without chastening, pag wala yung palo na yan, o wala yung correction na yan, or which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Hindi ka tunay na anak pag hindi ka kinorek ng ating Lord. Di ba tayo? Pag hindi mo anak, ano pakialam mo dyan? Hindi ko mo anak yan eh. Maliban na lang kung sa'yo nakatira, pinakakailan mo. Pero kung hindi sa'yo nakatira, wala akong pakialam dyan. Bahala ang nanay niya. Ganun na sinasabi. Bahala tatay niya. Yun na sinasabi natin. Wala siyang pakialam. Ganun din ang Lord. Pag hindi ka nagpakorek, wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. And what will happen to you pag bahala ka na sa buhay mo? When you are on your own, gumawa ka na sarili mong buhay, what will happen to you? Alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Miserable life because you stand as correct but you do not want to stand corrected. Furthermore, we have had human fathers. May tatay kayo sa flesh who corrected us. Kinukorek kayo ng tatay ninyo, hindi ba? And we paid them respect. Ginagalang pa natin tatay. Takot pa tayo sa tatay natin. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of Spirits and live? In other words, sa parting ito po, pinapaalam sa atin ng Lord, kung daw ama natin ay nagkokorek sa atin, lalo na dapat maging handa tayo sa correction ng ating tatay po. Why? May why uli yan. Verse 10, for they indeed for a few days chasten as seemed best to them. Para ba ikat na parang para sa kanila
yung pagtutuwid na yun. But, He for our profit. Yung pagpalo ng Lord, correction ng Lord, para sa ating kapakinabangan. That we may be partakers of His holiness. Ang correction pala po, pag nagpa-correct ka, magiging holy ka. And you must be holy, Christians. You know why? Listen carefully. Because without such, you will never see God. Without holiness, you will never see God. So part para maging holy ka, patuwid ka, pa-correct ka sa ating Lord na gumagamit ng preacher or tao. No chastening seems to be joyful. Walang masaya ka, pinapalo ka, tinutuwid ka, talaga hindi masaya, but painful, masakit, pati sa heart, emotion, masakit. Nevertheless, afterward, pagkatapos na, it yields the peaceable fruit of righteousness. Nandun ang kapayapaan ng bunga ng pagiging matuwid. Di ba sinasabi ng Lord, make me righteous, make me righteous. Okay, kukorek kita para maging righteous ka. Pakorek ka, maging righteous ka. We have the righteousness of God, of course, sinabi ng Bible yan. And yet, although nasa atin ang righteousness of God, pero pag hindi ka nang pakorek, para ka rin hindi righteous sa harapan ng Lord. Eh kung gusto mo maging righteous talaga, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Seek first the righteousness of God. Alisin mo natin yung kingdom of God. The righteousness of God. Hanapin mo raw ang righteousness of God. Sa paanong paraan? Iko-correct ka. Payag ka. Eh pag na-correct na yan, nagpa-correct ako, naging righteous ako, ano kasunod? And all these things shall be added unto you. Ang problema sa atin, ang gusto natin yung added. Lord, yung added, Lord, yung added, yung added, yung added. Hindi pwedeng added muna. Righteousness muna bago added. Righteousness through correction. Correction. Ito pa, maganda. But faithful nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Training po ang correction. Tinetrain po tayo. Eh, ayaw mo magpa-train. Kasi ayaw mo magpa-correct. Eh, hindi ka trained. Sa asaba ka sa mundo, hindi ka trained. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Soldier ka, sundalo ka, sa asaba ka, wala kang training, ano mangyayari sa'yo? Patay ka. Ibig sabihin pala, kanya tayo kinukorek ng Lord, gumagamit ang tao para training sa atin ng ating Lord. And it is a part of molding to become like Christ in all aspects of our lives para maging katulad tayo ni Kristo. Na talaga, sabihin natin sa kanyang pagkatao po, nakita natin talaga ang Christ-likeness, yung pagiging maayos na tao nasa kanya po. But more often than not, ayaw natin magpakorek. Yan ang problem. And sometimes we open question yung nagko-correct sa atin. Correcting the corrector. Yan ang ginagawa natin. Kino-correct ka, iko-correct mo din. Brad, ito talaga, ito mali ka rito, Brad. Kasi, oh nga, eh yung ginawa mo. Di ba mali? Ayun na. Kino-correct ka, papasa mo yung mali naman niya. Don't you ever do it. You are a fool. You are a fool. Because you do not want to be trained. You do not want to be trained. At yung lahat na hindi trained, mga untrained Christians, hindi kayo papasok doon. Imposible na pumasok doon. Why? Because you are full of pride that God hates most. Ang pride. Kanya sa parte niyan, huwag natin i-correct ang pater. Akala kasi natin na Lord is the pater. Kukuha ng, para yung pater, kumukuha ng luwad o yung putik, kinukortihan, ginagandahan, siya ang pater. The same, likewise to our God. Ang God natin is the pater. Tayo po, di ba tayo galing tayo sa lupa? E tayo kinukorek ngayon ng Lord, inaayos ng Lord para maging vessel for honor po tayong lahat. But you refused. You refused to the pater. Bisang kinukorek mo pa yung pater. Alam niyo yung danger nung magkukorek? Kaya si brother kinukorek ka, brother, hindi ba alam mali yung ginagawa mo? Bebelta ka? Oh, mali. Pero sa akin, tama yun. Ang mali yung ginawa mo.
kinokorek mo yun, hindi mo alam, ginagamit ng Holy Spirit. Pag kinorek mo yung corrector, kinokorek mo Holy Ghost. And who are you to correct God? Sino ka para i-correct mo ang God? Unless otherwise, you do not know that God is the one correcting you. Hindi mo alam, ang God pala yun. That's why you must be sensitive, my friend. Tayo kasi sensitive lang pag ayon, Brad, ganda ng ginawa mo. Okay, okay, nagbigay ka ng ganun. Nalulugod ang Lord. Ayan, sa, o sa Lord yan, sa Diyos yan. Pero pag kinokorek na tayo, hindi sa Lord yan. What's the problem? In short, pagka ganun, ayaw mong magpakorek dahil ayaw mong maging katulad ni Kristo. Ayaw mo. Dahil ayaw mong magpakorek. Gusto nyo ba ba? Yan ang gusto ko pag ganito, tahimik ang kongregasyon. You know why? And you know what? Sana itong gantong klase ng message ang kunin nyo. Itong gantong klase ng message ang i-store ninyo sa heart ninyo. Although lahat dapat i-store, pero ito ang bigyan nyo ng pansin. Dahil ito magpapabago sa atin. Christians, we must be like David. Because David always stood corrected. Ganun si David. Example, kay Saul. 1 Samuel 24:5-6. Now it happened after that David's heart troubled him because he had cut Saul's robe. Pinutol yung robe, nabagabag yung puso niya. Next. And he said to his men, "The Lord forbid that I should do this thing to my master, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord." Imagine that. Papatayin siya nung biyana niya. Pinutol niya yung laylayan. Eto na. Nagsisisi na. Convicted na. Kinokorrect. Sino nagkorrect sa kanya? David stood corrected by his conscience. Nagpapakorrect siya sa conscience niya. Misa ikaw na sinasabi na ng conscience mo, mali ka, mali ka. De, tama ako, mali ka, mali ka. Tama ako, hindi kita konsensya, iba ka siguro. Biro mo yung konsensya mo, tsaka ikaw magka-against. Nilalabanan mo. Yung conscience mo, nilalabanan mo. Dahil mali ka, dahil mali ka. Hindi, tama ako, tama ako. Ayan. Why? Yung pride. Ganun katindi ang pride. Isa swallow. Pati conscience mo, isa swallow ng pride. Kaya hindi mo tatanggapin. Ang tama. Pero si David, conscience siya agad. Ang bira, mali ako. Hindi ko dapat ginawain si anoint ng Lord. Hindi ko, kahit ako, pinapatay na siya. Ikaw minura lang, nagkaganyan ka na. Ito, pinapatay na siya. Sumunod pa rin sa konsensya niya na mali ang ginawa niya. Imagine na. David to Abigail. Sinabal po asawa ni Abigail. Pumunta si, ang ginagawa ni David po, siguro mga 16 months, inaalagaan niya yung tupa ni Nabal na hindi alam ni Nabal. Nagkaroon ngayon ng feast ngayon para sa mga Hudyo, nagpipiesta sila eh. Ang sabi niya sa katauhan niya, punta kay Kanabal, humingi ka ng konting tinapay doon para magpiesta. Sabi mo, tayo nagbabantay ng tupa niya. Ano sagot ni Nabal? Sino yung isa na naglaya siguro doon sa amo niya yan? Tapos hihingi rito basta. Nakarating kay David. Ano sabi ni David? Sa araw neto, walang ititirang buhay sa lahat ng mga lalaki niya ni Nabal. Lahat sila, bunsang bahayan nila, lahat ng tao sa kanila, papatayin ko lahat. Yun ang sabi niya. Nahalarinig ni Abigail, yung asawa. Ano sabi? 1 Samuel 25:31-33. Ito sabi ng babae, nung magkasalubong sila, yung asawa, that this will be no grief to you, nor offense of heart to my Lord David, either that you have shed blood without cause. Papayag mo kayo niya, mahal na hari, magbibwis ng dugo, yung kamay niyo mababahiya ng dugo sa wala namang dahilan. Kayo wala namang kakwenta-kwenta yung asawa ko. Sabihin, next. Or that my Lord has avenged himself. But when the Lord has dealt well with my Lord, then remember your maid servant. Ibig sabihin dito, pinasipay niya. Yung maling iniisip ni David na patayin lahat, pinasipay niya. Sinabihan itong asawa ni Nabal, si Abigail. Ano sagot ni David? Then David said to Abigail, "Blessed is the Lord God of Israel, whom sent you this day to meet me." Next. "And blessed is your advice." Oh. Magiging hari ito. Grabe, ano to? Yung barako to, mga kapatid. Tapos babae. Sinunod yung advice.
tinanggap niyang mali yung gagawin niya. And blessed are you because you have kept me this day from coming to bloodshed and from avenging myself with my own hand. David stood corrected before a woman. Ni hindi niya kilala. Pero tumayo siya bilang corrected o siya po ay nagpatuwid po sa isang babaeng hindi niya kakilala. To Joab, kanang kamay niya. Victory sila, nanalo sila. Okay, nabawi yung ikaraan. And so the victory that day was turned into mourning. Parang nagluksa sila nung magtagwa kasi namatay ang anak ni David, si Absalom. Now, for the people heard it, said that day, the king is grieved for his son. Next. And then Joab came into the house to the king and said, today, you have disgraced all your servants who today have saved your life. Kahihiyan ang binigay mo sa amin, sinibyang ka ng mga tauhan natin. The lives of your sons and daughters, the lives of your wives, and the lives of your concubines. Next. And that you love your enemies and hate your friends. Parang kami, ayaw mo, mas gusto mo pa yung kaaway namin. For you have declared today that you regard that neither princess nor servants. Next. For today, I perceive that if Absalom had lived and all of us had died today, then it would have pleased you well. Mabuti pa siguro, kung sa'yo lang, mamatay kami lahat. Libo-libo kami mamatay. Huwag lang yung anak mo. Ganyan mo ba kami tignan? David, yun ang sabi ng kanang kamay niya. Next. Now therefore, arise. Tumayo ka dyan. Hari, arise. Tumayo ka dyan. Go out and speak comfort to your servants. For I swear, by the Lord, if you do not go out, not one will stay with you this night. Pag hindi ka lumabas doon, at hindi ka nagpakita sa mga tauhan, wakan lang ka ng aabutang tauhan kahit isa. Lahat kami aalis. Yun ang sabi ng kanyang subordinates. Ano ginawa ni David? And that will be worse for you than all the evil that will befallen you from your youth until now. Next. Then the king arose and sat in the gate, and they told all the people, saying, there is the king sitting in the gate. Ano ibig sabihin? David stood corrected before his subordinate. Nasa ilalim mo lang yan, nagpakorek ka. Nasa ilalim mo lang yan, yan eh, kanang kamay mo lang yan, sumunod ka dyan. Yes, he did. Yes, he did. He stood corrected. Yung sa sinabi ng ganyang kan. Kung sa atin yun, ano sinabi mo? Pupugutan ka na yung ulo sa sinabi. Sabay hugot espada, pupugutan mo na ulo yun eh. Subordinate lang kita, huwag kang magaganyan-ganyan sa akin. Hindi siya ganoon. Tinanggap niya na mali yung kanya naging attitude. Although namatayin siya ng anak, pero dapat nandun din ang kagalakan dahil nagtagumpay ang buong kaharian. Ang tanong, why was David able to stand corrected? Ba't siya nagpapatuwid? Yan na tanong. It's because, listen to me, how David thinks of himself. Yun ang dahilan. Kung ano yung iniisip niya para sarili niya. Ano ibig sabihin nun? In una, ano iniisip niya? Ano siya sa harapan ng tao? In front of men. Si Saul or his persecutors. First Samuel. After whom he has the king Israel. Kasi hinahanap siya nung kanyang binang papatayin siya. E nakikita sila. Sabi niya, after whom has the king Israel come out? Sino ba'y nahabol mo? Whom do you pursue? A dead dog? A flea? Imagine, ang tingin sa sarili niya, lisa, at saka dead dog lang, ang tingin niya sa sarili niya. Despite of the fact that this young warrior adored by multitude because of his victory over Goliath or against Goliath. Despite na hindi extraordinary ang kanyang strength, ang kanyang ability to kill the bear and lion, bumapatay siya, reaching even the knowledge of Saul, pero ang tingin pa rin niya sa sarili niya ay isang lisa at patay na aso. Yun lang, I am nothing. Yun ang tingin niya sa sarili niya. Why? 1 Samuel 36:37. Your servant has killed both lion and bear. This uncircumcised, pinatay ko leon, pinatay ko bear. Next verse. Moreover, David said, the Lord! Ayun. Ano reason? The Lord! Ano yung sabihin nun? Alam ni David,
na lahat ng nasa Kanya. Yung Kanyang trono, yung magiging trono Niya, magiging authority Niya, yung Kanyang riches, yung Kanyang mga lahat ng nasa Kanyang mabubuting bagay po ay hindi sa Kanya, kundi galing lang sa Diyos. Kanya ganun ang tingin Niya sa sarili Niya. Ang question ngayon sa atin lahat, who, listen carefully, who and what do you think you are before men? Anong tingin mo sa sarili mo sa harapan ng tao? Yan ang tingin ngayon. Well, maybe some of you are an architect, engineer, doctor, accountant, professor, businessman, professional. Sabihin natin, you became successful in life. But do not forget, kahit nasa iyo lahat yan, that everything about you, everything you have, and what you have become is not because of you, but because of Him or because of God, 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 and God. It is not because of you. Sa atin lahat na nandito kayo, pati kayo nanonood sa television, kung ano man yung nasa iyo ngayon na mabubuting bagay, ano man yung ina-adore sa iyo ngayon, ano man yung hinahangaan sa iyo ngayon, maging riches yan, authority, power, position, hindi sa iyo galing yan. Sa Diyos pa rin galing yan. It's not because of you, my friend. Ganyan ka nagaganyan. At yung pag-angkin mo na sa iyo galing yan, diyan nagtitrigger ngayon para tumaas ng todo ang pride po natin. At yan ang nagtutulak sa iyo to always stand as correct and instead of standing corrected. Hindi ka tatayo ng ganun. Yung po sa harapan ng tao, ano sabi? Ano sabi ni David? Lisa lang ako, patay na aso, ganyan lang ako sa harapan ng tao. In front of God. Ano siya? Psalms 51:3-5. I acknowledge my transgression and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Next. Behold, I was brought forth in iniquity. Pinanganak ako sa kasalanan. And in sin, my mother conceived me. Pinanganak ako, pinaglihi ko sa kasalanan, pinanganak akong makasalanan. Imagine that. Kaya alam niya, David knew it very well, that he was prone pa rin siyang magkasala, prone pa rin siyang magkamali. Dahil alam niyang sinilang siyang makasalanan, sinilang siya, pinaglihi siya sa kasalanan. Alam niya, kanya alam din niya na pwede siyang magkamali. That's why David always stood corrected. Nagpapatuwid po siya. In our case, sa atin naman po, whenever there are conflicts or arguments, nalilimutan natin. Kasi tinyo, pag may conflict, may arguments, ano tayo? Grabe, pataasan tayo. Hindi, ako, kasi nagka-counsel ako eh. At yung mag-asawa, sabihin nyo sa, hindi, ako tama, kasi ganun siya. Isa, hindi, ako, pataasan talaga, bakas talaga sila. Why? May amnesia yung mag-asawa. May amnesia. At maraming Kristiyano may amnesia. Nalimutan mo na ikaw ay pinaglihi sa kasalanan at ipinanganak na makasalanan. Yun ang nalilimutan mo. At prone ka pa rin para magkamali. You always stand as correct and refuse to stand corrected dahil nalilimutan mo ikaw ay isinilang na makasalanan na pwedeng magkamali. But if we always remember that reason, we were cleansed from our sins and became children of God, is no less than the grace of God. It's easier for us to admit our mistakes. Mas madali tayong umamin ng mali. Paglilingon ka sa pinanggalingan mo, hindi. Dati kong makasalanan. Dati kong pinaglihi sa kasalanan ng aking nanay. Tinubos lang ako ng Lord sa kasalanan ito. Kanya, pwede kong magkamali talaga. Yun ang mangyayari sa'yo.
tatanggap ka ng pagkakamali. That's why we have nothing to boast. Wala tayong pagmamalaki. Because the reality about man is this, Romans 3, 10 to 23. As it is written, there is none righteous, no, not one. Kahit isa, walang matuwid. Next, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo kinapos doon sa glory ng Lord, hindi nakaabot. Why? Because we are born sinners. Lahat po tayo. But thank God, because of our Lord Jesus Christ, He cleansed our sin by the power of His blood. Nililis tayo ng ating Lord. Kaya ito tayo ngayon, naging righteous tayo sa harapan ng Lord. At sino tayo ngayon para hindi umamin ng kasalanan? Kaya sinabi sa Job 5:17, dito na ako magtatapos. Blessed is the one whom God corrects. Mapalad ang itinutuwid, kinokorek ng Diyos. So do not despise the discipline of the Almighty. Bakit mapalad? Bakit mapalad ang nagpapakorek? Yan ang tanong. Mahaba ito eh. Kinuha ko lang verse 24-26. You shall know that your tent is in peace. Ayun. Makikita mo kapayapaan sa loob ng bahay. Tinan mo yung bahay na ayaw umamin sa mali. Tinan mo loob ng bahay. Grabe, iringan, di nakikibuan, pabulagsak ang salita. Kasi walang aminan eh. Walang aminan ng mali. Subukan mo, aminan ng mali, payapa ang lahat. And you shall visit your dwelling in fine, nothing amiss. Walang mali doon sa loob ng bahay. And next, 25. And you shall also know that your descendants shall be many. Dadami daw ang lahi mo. And your offspring like the grass of the earth. Oh, napakarami. And most of all, you shall come to the grave at a full age. Hahaba ang buhay mo pag marunong kang tumanggap ng pagkakamali. You know why? Parang ka tumanggap ng mali, magiging righteous ka. And once you're righteous, magkakaroon ng fear of the Lord. And the fear of the Lord prolongs life. Hahaba ang buhay po natin. Kaya, pag birthday po natin, huwag na kayong bumili ng pansit pambahaba ng buhay. Huwag na po. Sumunod ka sa Lord, magpakorek ka lang, hahaba ang buhay mo. Magpatuloy ka, hahaba ang buhay mo. And hopefully, sana po sa tinalakay natin, ngayon alam mo na bakit ka nagsasuffer. Hindi sa ikasasama mo. Kinokorek ka ng Lord through consequences. Kasi ayaw mo sa preacher. Ayaw mo sa kaibigan mo. Ayaw mo rin. Tinutuwid ka. Ayaw mo sa Word of God. Sinasabi siya, ayaw mo pa rin. Asawa mo, ayaw pa rin. Siguro na, ayaw pa rin. Consequences na ang susunod doon. Yun ang magkokorek siya. At ang pinakamabigat na corrector is the consequences of not accepting mistake. Yun ang mabigat po. Because you're going to live as what I told you, miserable life. Dahil sa hindi natin pagtanggap sa ating kakamali. Siguro sa inyo, mga bago pa, hindi nyo alam eh. Tinuturo ko yan sa mga pastor po. Tinuturo ko sa mga workers natin. Aminin nyo, pati pagpatay kay Rizal. Yan ang kwambo natin. Maganda lang, maayos lang, ma-reconcile lang, magkasundo lang, magkaroon lang maganda relationship. Aminin mo na, total, ang Diyos naman nakakalam kung sino mali tama eh. Ang Diyos naman nakakalam. Honestly, ako bang nagpe-pray, pag may nangyari medyo hindi maganda, negative sa buhay ko, yung nga tanong ko, Lord, sana ko nagkamali. Lord, ano ba ito? Ano ba ito, Lord? Sana ko nagkamali. Alam, ako parang nagpipilit. Lord, alam ko may mali ako, Lord. Alam ko may mali. Sana ko nagkamali, Lord. Sana ko nagkamali. Pinapaisip niya. Kanya may kukorek mo pagka ganun. Pero pag nanalangin, Lord, ano na naman ito? At tatapos ko lang sa ganun, ito na naman. Nagsiserve naman ako sa inyo, Lord. Bakit nagkakaganito? Tatagal ka, men. Tatagal ka dyan sa kinalalagyan mo. At baka pahirap pa ng pahirap yan habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Why? Because you always stand as correct and never stand corrected. Ayaw mo. Wag. Ito yung tatayo ka, handa kang magpatuloy. Ito yung makikinig kayo ng Word of God. Lord, I'm ready to be corrected.
gusto ko, ituwid mo ako, Lord. Ituwid mo ako, Lord. Ituwid mo ako, Lord. Oh, hallelujah. Shall we all stand, please? Shall bow your heads, please? Manalangin po tayo sa ating Panginoon. O Diyos na nasa langit, source mo ito, Panginoon. Papasalamat kami. Muli mo kami tinuwid, Panginoon ko. Patawarin mo kami, Lord, sapagkat madalas alam ko, alam namin, tinutuwid mo kami, Lord. Gumagamit ka ng tao para ituwid kami, Lord. Pero hindi pa rin kami nagpapatuwid, Ama. Misan yung mismong consequences na ang nagtutuwid sa amin. Pero matigas pa rin ang aming puso, Ama. Kung pabayaan, Lord, magkaroon kami ng reprobate mind and callous heart, O God. Tulutan mo maging malambot ang puso namin, Lord. Maging maliwanag ang tinga namin, Panginoon, sa pakikinig, O Lord, ng iyong pagtutuwid sa amin. Sino man ang gamitin mo, Panginoon ko, handa kami magpatuwid sana, Panginoon, na sana ang puso namin bukas, pirmi, Lord, para tanggapin namin ang lahat ng mga pagtutuwid sa aming buhay. Nakita namin, Lord, kung anong dahilan ko ba't mo kami tinutuwid at napakaganda, Lord. Talagang lahat ng anak mo, Panginoon, tinuturing mo, tinutuwid mo talaga, Lord, para maging maayos sa harapan mo, Ama. Tinitrain mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng pagtutuwid, Lord, para maging maayos kami sa harapan mo, Lord, para pagtunog ng trumpeta mo, Lord, ay makasama po kami lahat, Ama. Kasalamat po, Panginoon ko, at alam ko, hindi ka makakilos sa amin, hindi ka makakilos maging sa amin mga hanap buhay, Lord, hanggat hindi na itutuwid, Panginoon, yung dapat na ituwid sa amin, Ama. Kaya tulungan mo maging bukas ang aming tainga, Panginoon ko, at aming puso, Lord, para tanggapin lahat ng mga pagtutuwid nito, Ama, para makakilos ka sa amin, Lord, at maibigay mo sa amin ang biyaya na dapat na sa amin, O Lord. Salamat na marami, Lord, sa iyong salita, O Diyos, na nagbukas namin puso at isipan. Kaya mula sa araw nito, Lord, handa kami lahat, Panginoon, na tanggapin ang pagtutuwid na ibibigay mo sa amin, Lord. Sa paano mang paraan, Panginoon ko, handa kami lahat, Lord. Maraming maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sa ating lahat mga bisita, gusto ko lang pa ipaliwanag sa inyo. Hindi po accident ang pagkakapunta ninyo. Ito will ng Lord sa atin po. Kasi meron gusto i-correct ang Lord po sa atin. At gusto niya i-correct tayo dahil mahal kayo ng ating Panginoon. Jesus loves you so much, all of you. Lahat kayo nandito. Mahal na mahal kayo ng Lord. Alam ko marami sa inyo dumadanas ng kabigatan, pero hindi mo alam kung bakit. Madanas ka ng problema, pero hindi mo alam kung anong dahilan. Sa atin po, isa lang po ang dahilan. Yan po yung madalas sa hindi. Kasalanan po ang dahilan at hindi pagtanggap na ating pagkakamali. But then, tinawag kayo ng Lord para lagyan ng solusyon itong bagay na ito. Paano lalagyan ng solusyon ng Lord? Sa Diyos lang po ang solusyon dyan. At isa lamang po ang solusyon. Pwede mabura lahat yan sa isipan natin. Pati yung pride din, pwede mabura sa ating puso po. Kung tayo po'y tatanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa paanong paraan? You have to believe, maniwala po tayo sa gospel ng ating Lord. Pag sinabing gospel of Christ, ibig sabihin po, namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. Hindi sa kanyang kasalanan, sa ating kasalanan. Nilibing siya at nabuhay siya magmuli. Yun yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ alang-alang sa ating lahat para makalapit tayo sa Kanya. Kasi naman sa Matthew 11:28, halina kayo, kayong lahat na nabibigatan at napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa Lord ang kapahingahan. Sa magitan po ng mabuting balita. At siyang po ang mabuting balita, namatay siya alang-alang sa iyo, kapatid. Namatay siya at nilibing siya at muli siya nabuhay para po sa ating kaligtasan. Pero ang paniniwala hindi sapat. Pagkatapos natin maniwala, susundin natin po yung gospel ng Lord na namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya sa panong paraan. Acts 2:38, number 1, sabi ni Pedro na may hawak ng susi ng langit. Nagtanong ang tao, Pedro, anong gagawin namin? Sumagot siya, magsisi kayo ng inyong kasalanan. At yun ang gusto ng Lord na gawin natin lahat po. Magsisi tayo nating kasalanan. At lahat dapat magsisi na lahat tayo nagkasala. Mula sa akin, hanggang sa inyo lahat, nagkasala po tayo. Kaya dapat lahat tayo magsisi po. At pangalawa, pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Alam ko lahat kayo bautismado nung bata kayo. Hindi po yung bautismo ngayon. Hindi po wisik. Lulubog kayo mula ulo hanggang paa sa tubig po. Sapagkat yun po, anti po ng paglilibing sa atin, Lord. Nilibing ang Lord po sa libingan, lilibing tayo sa tubig po para pag-aho natin, tayo po'y bago nilalang sa harapan ng ating Lord. At pagkatapos, tatanggapin ninyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay power. Power to change. Para mabago po tayo. Hindi natin kaya mabago pag wala po ang Holy Ghost. Pero pag nasa atin ang Holy Ghost, makakaya po natin. Ganyan kayo lahat kamahal ng ating Panginoon. Ganyan kayo lahat kamahal ng Panginoong Hesus Kristo po. Ganyan niya ginawa yan alang-alang sa pag-ibig sa atin lahat.
At siya naman ay binabahagi namin sa inyo ngayon. Binahagi sa amin, binabahagi naman namin sa inyo lahat. Kaya sa oras pong ito, kung kayo naniniwala sa ating Panginoon, naniniwala po ba kayo sa ating Panginoon Jesus Cristo na siya namatay, nilibing at nabuhay, pakitaas ang kamay na naniniwala. Sige po. Okay. Lahat ang nakataas ang kamay, pakipikit ang mata po. Okay, sa akin tumingin, pikit ang mata nyo, sumunod kayo sa maikling panalangin ito na pagtanggap. Please, sabihin niyo ito nang nanggagaling sa puso po ninyo. Amang banala na sa langit, Panginoong Hesus Kristo, ako po'y lumalapit sa iyong harapan ng buong pagpapakumbaba. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo po ako, Panginoon, ng iyong dugo na ibinuhos mo sa kalbaryo ng krus. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking Diyos na buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. Panginoong Hesus, mula sa araw na ito, ikaw na manguna sa aking buhay. Ang salita mo ang siyang manguna sa akin. At gayon din, O Diyos, hinihiling ko po sa iyo. Mula sa araw na ito, ako po'y sa iyo na. At alam ko, Panginoon, na ako'y anak mo na Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo sa akin. At ito po, Panginoon ko, ay aking tatandaan at aking lalagay sa aking puso na magmula sa araw na ito, ang lahat ng aking kasalanan ay tinatalikuran ko po. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sadyang tayo po'y pinagpala at alam ko po hanggang ngayon ay marami din po ang talaga matitigas pa rin ang ulo. Ayaw pong tanggapin ang mga kasalanan. So sabi mo sa katabi mo, nakarelay ako sa message ni Lord. Alright, tayo po ay dadako sa ating offertory. Amos chapter 4 verses 4 to 5. Come to Bethel and transgress. At Gilgal, multiply transgression. Bring your sacrifices every morning, your tithes every 3 days. Offer a sacrifice of thanksgiving with leaven. Proclaim and announce the freewill offerings. For this you love, you children of Israel, says the Lord God. Purihin po ang ating Panginoon, ito po ay hango sa kung saan ay sinabi po dyan sa libro ng Amos na sabi ng Lord, sige, magpatuloy kayo sa paggawa ng masama. Ay sige, magbigay kayo ng inyong mga free will offering. Magbigay kayo ng inyong mga tithes and offering. Yan daw ang gawain ng mga anak ng Diyos o anak ng Israel nung kanilang panahon. Bakit po? Hindi po nagugustuhan ang pagbibigay ng Lord sa kanya dahil patuloy silang nagkakasala. But it is different from us. Alam po natin, sa kakaturo ng ating Panginoon na tayo po ay tinawag niya, kinahabagan lang niya, at iniligtas. Kaya ibang klase po ang pagbibigay natin sa Lord. At yan ay tinatanggap naman. Kaya patuloy po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nililinis tayo ng salita ng Diyos, at kapag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, katanggap-tanggap po yan sa harapan ng Lord. Amen? So, purihin ang Panginoon. We can also request offering envelopes, including our 39th anniversary pledge envelopes from our faces or at the information booth. You may refer to the screen for the corresponding color and amount. Also, sa magbibigay po ng kanilang 39th anniversary pledge, kindly drop them at the designated offering boxes. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong gawain. Let's be in one accord for our monthly congregational fasting on the September 14th, Saturday, 9 a.m. at the Star Mall EDSA Show Trade Hall. Also, we are also encouraging all Yapper to be a part of the team's Winter Fire Entitled Hustle.
happening on September 28, Saturday, 6 p.m. at Amoranto Arena Lobby. Register for 550 pesos via the QR code flash on the screen. And get ready for our 39th anniversary praise and worship celebration entitled I Saw One on November 11, Monday, 5 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. Alright, tumayo po tayong lahat at tayo po'y magbigay sa Panginoon ng pangwakas at panalangin. Sabi mo nga muna sa katabi mong hindi na matigas ang ulo ko. At lagi natin sasabihin, I stand corrected, di ba? Mahirap yan lumabas sa bibig natin eh. Bihira ko lang marinig yan. Few lang ang taong naririnig ko na nagsasabing I stand corrected. Yung natin ating mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po na target mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip. Yan po, Panginoon, na lumalaganap na kasalanan ngayon sa inyong iglesia. Ang katigasan ng ulo, ang pride. Bihira po sa amin na nagsasabing, I stand corrected. Madalas sa amin, Lord, hindi namin matanggap ang aming mga pagkakamali. Meron kami mga sarili-sariling opinion para labanan namin ang mga konsepto na nagsasaway sa amin. Ngunit ngayon, nagpakilala ka sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa katauhan ni David na nagpakita sa amin ng pagpapakumbaba, na lagi niyang tinatanggap ang mga payo sa kanya, kaya naman siya po ay nagiging kalugod-lugod sa inyong harapan. Alisin mo, Panginoon, ang katigasan ng ulo ng iyong mga anak. Alisin mo ang pride ng iyong mga anak. Nais namin na maabot, Panginoon, ang iyong kabanalan, ang iyong katwiran. Kaya ma, hinihiling namin na iyong kamay na pagbalain mo po kami lahat na nandirito. Ibigay mo, Panginoon, ang lakas upang kami, Panginoon, ay maging mapagkumbaba. Pagpalain mo mga kaisipan, wisdom and knowledge, ibigay mo. Ingatan mo mga pangangatawang lupa. Huwag mo pahintulot, Panginoon, sa mga deadly diseases. Ganon din po, O Diyos, iunat mong mapagpalang kamay at pagalingin mo ang lahat ng mga may sakit. Ganon din, Panginoon, tulungan mo po ang mga walang pananalapi. I-boost mo ang pagpapala sa kanila. Bigyan mo, Panginoon, ng pangkabuhayan. Hindi lamang po kasya, kundi sobra-sobra. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga anak mo na patuloy na sumusuporta sa gawain mo. Ganon din po, O Diyos, sinataas po namin ang lahat na mga anak mo na lumapit po sa harapan at tumanggap sa iyong banal na salita. Nawa hindi lamang po sila hanggang baptism, kundi magpatuloy silang kilalanin ka. Nang sa ganon, Panginoon, ay pumaloob sa kanila ang pagpapalang espiritual at magkaroon ng kapayapaan ang mga buhay. Maraming salamat. Patuloy namin tinataas sa iyong gawain ng Iglesyang ito. Lumaganap po, Panginoon, sa kapulungan ng bansang Pilipinas. Patuloy ka magpadala ng mga workers dito, Panginoon, sa iglesyang ito. Sapagkat alam mo na ang hawak-hawak namin na ebanghelyo ay yung makakarating ng langit. Salamat ng marami, Lord, sa patuloy mo na pangangalaga sa aming sambahayang Pilipinas. Pagkalooban mo ng katalinuhan ang mga leaders ng bansa namin at lagi kami magkaroon ng kapayapaan. Salamat muli. Ingatan mo pong iyong mga anak. This, in Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share this church update. Let's come together in faith as we share the grace of communion for a special on-site worship service next Sunday, September 15, 9 a.m. at Coneta Astrodome.
Let's be in one accord for our monthly congregational fasting on September 14, Saturday, 9 a.m. at Star Mall at the Shaw Trade Hall. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants' Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. To all Servants' Force teaching and Servants' Force functional leaders and assistant leaders, please be advised that the meeting with Bishop is moved to September 9, Monday, 7 p.m. at Limatikas Hall of National Irrigation Administration, Diliman, Quezon City. This is near Centris, National Printing Office, and Jollibee. To all Achievers Business for Christ, Joshua Team Leaders, and Servants Force Functional Leaders and Assistant Leaders, you are invited on September 11, Wednesday, 7 p.m. at Amaranto Arena Lobby. Ready to lead with confidence and embrace your full potential? Find out how at the upcoming Yupper Winter Fire on September 28, Saturday, 6 p.m. at Amaranto Arena Lobby. Gather as one before the Great One. Jesus Christ, to God be the glory, invites you to our 39th anniversary praise and worship celebration, I Saw One, happening on November 11, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. You wouldn't want to miss this unforgettable event. As our 39th church anniversary nears, we are endowed the privilege to give our Project G-Code through our 39th anniversary pledge. You may get your preferred colored envelope, every on-site service from our faces, or at the information booth. You can also drop them at our offering boxes or hand it over to Pastor Norma Santos. Good news! This is your chance to join the Servants' Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, CAT prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and bands such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CAT prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants' Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now! IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.